Almuchada Parada 2005 is candidate number 9, Julia Chavez. Congratulations to you, candidate number 9, Miss Julia Chavez, our new Almuchada Parada 2005. Naging matunog ang kanyang pangalan bilang kauna-unahang katutubong dumagat na sumali at nanalo bilang Queen of the Sabutan Festival sa Palanan, Isabela. Ngunit higit sa kanyang pagkapanalo sa isang beauty contest, kung saan karaniwang inaasahang manalo ang mga mestiza at nagtatangkarang babae, siya na rin ang tumatayong simbolo ng kanyang angkan na naglalayong ipaalam sa buong mundo ang natatanging tradisyon ng kanyang lahi. Mga kaibigan, narito po ang kwento ni Juliet Chavez. Tunghayan po natin. Oh, mga anak, magpapakabait kayo ha. Sandali lang kami ng nanay mo sa Laguna. Kung may kailangan ay sa mga tiyang kayo lumapit ha, mga anak. Bakit po ba kayo aalis, Nay, Tay? Nag-imbita kasi ang Chong Mario niyo sa Laguna. Sandali lang po kayo, Nay, ha? Aba, oo naman, syempre dito ko ipapanganak ng kapatid ninyo. Basta, Nay, pagbabae po ang anak niyo. Juliet po ang ipapangalan natin, ha? Tay, may mga agta po ba sa Laguna? Ay nako anak, walang agta roon. Puro tao ang nando doon. Salita itong si Freddy. Akala mo, hindi tao mga agta. O, paano mga bata? Aalis na kami at baka hindi namin abutan yung bangka papuntang Aurora. Huwag kayong malikot, ha? Dangkang pakalina, soli kami labi agad. Hindi kayo. Sige pa, iri pa. Iri pa. Isa pa. Isa na pa, malapit na. Isa na lang. Ayun na. Ayun na. Umiiyak ang anak mo, Freddy. Pwede na kaya makita? Babae anak mo, Freddy. Ako eh, tamang-tama, Juliet ang ipapangalan namin sa kanya. Eh, ano ko bang petsa ngayon? Ika-5 ngayon ng Abril. Bakit mo na ang tanong? Doon kasi sa amin sa tribo ng mga agta, walang nakakaalam kung anong petsa. Kaya hindi namin alam kung ilan na ang taon ng bawat isa sa amin. Ang ganda-ganda ng behavior mo, Freddy! Halika, tingnan natin! Halika, halika, tingnan natin. Juliet! Ang bilis mo talaga ang tubak mo! Talo na naman kita, kuya! Oo nga eh! Ayan na si tatay, may dalang gambig! Itay! Oh. Ronaldo! Tanya, ba't may dala kayong gambig? Ayan, nandun sa ubot eh! Pag-alagala, sige nga, silaban niya na dun, dali! Ba? Oh, ay, Freddy, saan ba galing yan? Eh, dun nga, sa ubot, nadaanan ko, gagala-gala eh! Ah. Ay, naku! Ano po yan, itay? Ito? Ano to? Kalendaryo. Talaarawan daw. Eh, nandun sa bukid, kakalat-kalat. Kaya hinihingi ko sa kaibigan kong tao. Pero ang sabi niya sa akin, eh, ika-5 ng Abril ngayon eh. Binilang ko, ibig sabihin, ika-7 kaarawan mo na, Juliet. Ibig pong sabihin, 7 taon na ako ngayon? Oo. Oh. Ganun ba? O anak, sige, kumuha ka na ng tanglad para maluto na yung kambing na makakain naman tayo na masarap. Hmm. Sige po. Sige na, sige na. At ang sabi-sabi, malalaki daw ang mga gusali sa Maynila. At hindi gawa sa kahoy, kundi gawa sa bato. Bato? Ibig sabihin, matitibay ang mga bahay nila doon? Oo. At ang mga tao sa Maynila,
hindi sila yung makakita ng mga agta. Kuya, kailan kaya tayo makakita ng mga tao? Ronald! Tay! Tulungan mo nga ako tilipat natin nung pananahang, oh. Yeah. Ganun talaga ng tatay ko. Oo, tinabingan namin ang araw dahil baka mangitim kayo. Oh, sige na, kumain na kayo doon. Sige na, sige na, sige na. Freddy! Oh! Mga anak! Nay! May magandang balita ako sa inyo. Oh, ano yun? Palagay ko, buntis ako. Talaga? Talaga, Nay! Oo. Oh, ayan. Meron na naman kayong bagong kapatid. Ha? Sigurado ako magugustuhan ni Inay yung pasalubong natin. Sigurado ako. Eh, naglilihi ata sa dalagin at hito eh. Kahit nga po ako, gustong gusto ko yun eh. Oo, ikaw pa. Sandalingat. Oh, eh, titignan ka muna ito. Baka muna buhay pa. Itay, oh. Ano po yun? Eh, hindi rin ako marunong bumasa, anak eh. Halika na nga, tatanghaliin pa tayo. Oo. Oh. Itay, ano po sila? Ba't ang puputi nila? Anong tawag sa kanila? Sila yung tinatawag na mga tao. Oh, halika na, lulutuin ko pa to. Jolly. Silong. Oh. Oh. Nay, ano yung hugong na yun? Ala. Tubig sa buntok, kumabagsak. Uy, dinis sa mga bata. Uy, dinis. Galag ang mga dumagat. Dala ng pabago-bagong panahon, nakaugalian na nila ang palagiang lumipat ng matitirhan. At dahil na rin walang sariling lupang masaka, madalas pumipili sila ng lugar kung saan pwede silang makiani. Hindi nagtagal, matapos dumaan ang bagyo, nakahanap din ang mag-anak ni na Juliet ng lupang matitirhan. Ngunit may isa pang pagsubok na darating na nakatakdang magpabago sa takbo ng buhay ni na Juliet. Freddy, higupin mo muna ito habang mainit pa yung sabaw. Oh! Ano, masarap ba yung sabaw? Aray! Nay! Aray! Tay! Aray! Nanganak na yata si nanay! Sa attention ko, mananganak na ata ako, Freddy! Aray! Kuya, ah. Atay, tumawa kami, Freddy! Aray! Mananganak na asawa ko! Aray! Nasa attention ko! Aray! Ang sakit-sakit ang balakang ko! Aray! Basta inlagaan mo lang ito, tinumin mo! Konting tiis lang. Sakit na likod ko. Ano ko ang lagay ng asawa ko? Nabigyan lang yan dahil sa pangalan. Aray. Dulas po ba ang sakit niya?
na. Freddy, ay, kore. Sa kabila ng pagpapagamot nito, isang buwang nakaratay ang ina ni Juliet. At tila lalong lumala na ang kanyang lagay sa pagdaan ng mga araw. Julie. Julie. Julie? Julie? Julie. 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 Oh.
labis na dinamdam ni Juliet at ng kanyang mga kapatid ang pagkamatay ng kanilang ina. At sa pagkawala ng kalinga ng isang magulang, tila lalong naging mahirap ang buhay para kina Juliet. Isang kahig, isang tuka pa rin silang mag-anak at palipat-lipat ang tirahan. Hanggang sa napadpad ang pamilya nila sa isang Agta community sa Isabela, kung saan nakatakdang makilala ni na Juliet ang babaeng papalit sa kanilang ina. Mga anak, halin mo na kayo dito. Siya si Araceli. Mula ngayon, siya na magiging nanay niyo. Oh, Kamundan! Kuman kita, Kamon! Ay, huwag na kayo mahihiya, ha? Init. Oh, bigay mo sa kanila. Alam ko, natatakot kayo sa akin. Hindi naman ako nangangain ng agta. Hindi ako salbahe. Isang pamilya na tayo ngayon. Huwag kayong mag-alala. Mahal ko ang tatay ninyo. Kaya, mahal ko na din kayo. Tuturing ko kayo tunay kong mga anak. Ha? Kain! Salamat po. Mainit na. Naging mabait na madrasta si Araceli kay Juliet at iba pa nitong mga kapatid. Ngunit dahil parehong naninimbang, may mga pagkakataon pa rin hindi sila nagkakaunawaan. Oh, ito, galing sa barangay, mga lumang damit ng mga tao. Naisip kong ikuha na rin kayong magkapatid eh. Ganda naman po na ito. Maraming salamat po. Sige na. Sige po. Pati ka talaga unong mata ka, ha? Pati ka parang sumunod sa akin, ha? Ano-ano. Huwag na huwag mong sasaktan ng mga kapatid ko dahil hindi ikaw ang nanay namin. Hindi nagtagal ay nagkaayos din sina Araceli at ang mga bata. Mula noon, sa kabila ng hirap ng buhay, naging masaya ang pamilya ni Juliet. Uy! Sabi sa'yo eh, sa aming magkakapatid, si Juliet ang pinakamagaling manghuli ng isda. Taba, no? Mukha nga! May parating! Naku, may parating! Oh. Tagon! Go! Huwag kayong matakot.
Mga namamasyal lang kami dito. At di kami nananakit. Mga kaibigan kami. Mga tao ba kayo? Oo naman. At mga kaibigan din. Pwede po ba magpa-picture? Eto camera, ito. Oh. Ayun, oh. Eto, oh. Tara, picture lang. Huwag kayong mag-alala, hindi kayo masasaktan dito. Kayo matakot. Sandali lang to. Camera lang. Ano? Tara. Okay lang? Sige na. Okay, tara. Picture. Let's go picture. Wala dito kayo. Sige lang. Post-post tayo. Wait lang. Kapatid, dito ka. Hindi matakot, ha? Ngiti kayo, ha? Ngiti, ah. Ngiti, ha? Okay, relax. Sarap palang mamasyal sa bayan, nanay. Sana po, lagi natin dadalawin yung mga magulang mo. Ikaw talaga, sabihin mo, lapatsyera ka talaga. Nanay? Ano po yun? Bakit may gumagalaw sa loob ng kahon? Ay, ikaw, hindi kahon yan. Ang tawag dyan, telebisyon. Ah, ang gugwapo naman nila. Ang gaganda pa ng suot nila, nanay. Sana makapagsuot din ako ng ganyan. Ay, halika na. Hinihintay na tayo ng tatay mo. Halika na. Unti-unting namulat si Juliet sa maraming bagay. At di gaya ng karaniwang katutubong masyadong mahihiyain. Malakas ang loob ni Juliet na makipagkaibigan. Kaya hindi katakatakang mapalapit siya sa isang grupo ng born-again Christians na pumunta sa kanilang lugar para sa isang outreach program. Lingid sa kanyang kaalaman, ang pagkakaibigang ito ang magdadala ng panibagong pag-asa sa kanya. At ano ang sabi ni Jesus Christ? Kapag tayo daw ay nagtitiwala sa kanya, walang anuman ang... imposible sa mundo. At kapag tayo naman daw ay nagdasal at tumawag sa pangalan niya, tayo ay... pakikinggan. At... pagpapalain. Wow, very good! Ang gagaling niyo naman! O sige, magpahinga na muna kayo. Nakakatuwa itong mga ito. Ate Tanya? Oo, Juliet. Eh, gusto ko po kasing pag-aralan ng Biblia eh. Kaso, hindi po ako marunong magbasa. Paano po yun? Gusto ko po sana magdasal at magbasa eh. Eh, hindi ba may eskwelahan naman sa ibaba ng bundok? Bakit hindi ka mag-aral? Eh, wala po kaming pera eh. O sige, ganitong gagawin ko. Kakausapin ko ang pinuno ng grupo namin. Pati na rin ang barangay. Akong bahala sa'yo. Talaga po, Ate Tanya? Oo naman. Salamat po. Wala pa nga ako nagagawa. Nagpapasalamat ka na dyan. Siyempre po. Nakakatuwa ka naman. Gusto mo mag-aral? Sa'yo, salamat. Yung tama ko sa pagdari dyan, maitin yan. Ay, miyog daw. Huwag tayong lalapit dyan. Juliet, itong school bag. Magmula ngayon, ito na ang gagamitin mo sa pagpasok mo sa eskwelahan araw-araw. Maraming laman yan. May papel, may lapis, mga notebook, at iba pang gamit na kakailanganin mo. Salamat po. Ingatan mo yan, ha? Apo. Naging tampulan man ng tukso, hindi ito naging hadlang para kay Juliet na mag-aral ng mabuti. At dahil determinadong matuto, unti-unti siyang napansin ng kanyang mga guro. Sinong gustong bumasa ng pangungusap na ito? April. Si nanay ay nagpunta sa palengke. Si tatay ay nagsisi.
Ma'am, di ko na po alam. Ay nako, April. Mag-insayo ka na mag-insayo. Sinong gustong sumubok? Juliet. Si nanay ay nagpunta sa palengke. Si tatay ay nagsisibak ng kahoy. Si baby ay naglalaro ng manika. Si bantay ay kumakahol. Very good! Kung pagsasamahin ko ang 418 plus 25, ano ang sagot? 443 po, ma'am. Very good! Noong September 6, 1900, sino ang presidente ng Pilipinas na nagpunta sa ating bayan ng Palanan? Sara? Elpidio Quirino. Mali. Hindi ka nagbabasa ng leksyon mo. Given? Serio? Ismenia po. Mali. Juliet? Si Presidente Emilio Aguinaldo po. Magaling, Juliet. Magaling. Alam mo, matagal na kitang kilala eh. Ha? Juliet, may sasabihin sana ako sa'yo eh. Ano yun? Juliet, pwede ba kitang ligawan? Ano? Ayoko nga. Bakit hindi? Ah, basta. Ayoko. Narito na ang listahan ng mga estudyanteng nag-aral na mabuti. Third honor, Geraldine Purungan. Second honor, Janjan Pamintuan. At ang ating first honor, Juliet Chavez. Nagbunga ang lahat ng pagod at tiyagang ipinuhunan ni Juliet sa kanyang pag-aaral. Dahilan para lalo siyang magsikap. Hindi niya ininda ang araw-araw na paglalakad ng ilang kilometro marating lamang ang eskwelahan. Batid niyang edukasyon ang magiging susi para matupad niya ang kanyang mga pangarap. Nanay, nakasulat po dito yung eskwelahan ko. Alumanay Elementary School. Tapos po, ito po, nakasulat din na First Honor. Ibig sabihin po, ako po yung pinakamatalino. Hay talaga! Opo. Uy, nakututuwa naman ako sa'yo. Tapos dito po sa gitna, nakalagay po ang pangalan ko. Juliet Chavez. Tapos, ito naman po yung lagda ng guru namin. Nako, Juliet, ang ina mo na talagang magbasa. Salamat po. Oh, ito na pala ang itay mo eh. Magandang gabi po. Anong ginagawa mo dito? Juliet, nagkausap na kami ni Arnold. Ipapakasal ko kayong dalawa. Ayoko nga, Tay. Ayoko magpakasal dyan. At hindi ako magpapakasal kahit na kanino. Kailan pa nasunod ang gusto mo? Basta, ayoko magpakasal! Huwag mo.
mo kung susukayin. Ay, dominaon ka. Sa ayaw at sa gusto mo, ipapakasal kita kay Arnold. Ikaw maglala, Arnold. Akong bahala. Ako naman ang nasusunod sa bahay na to. Tara. Kailan niyo pa alam to? Nabanggit na nga yan sa akin ng itay mo. Gusto talaga niya si Arnold para sa'yo. Gusto talaga niya ipakasal kayong dalawa ni Arnold. Sabihin mo na lang sa akin, Juliet, kapag nagbago na ang isip mo. Pero, Nay, ayoko bang magpakasal? Gusto ko bang matapos yung pag-aaral ko eh. Dumagat. May palugit na isang taon ang isang babae mula sa pamamanhikan hanggang sa araw ng kanyang kasal. Pero habang papalapit ang araw ng kasal ni Juliet, ay lalo naman siyang nagiging sigurado sa desisyon na hindi magpakasal. Dahil bagamat isa itong kaugalian ng kanyang lahi, hindi ito ang gusto niyang mangyari sa kanyang buhay. Ipinagpatuloy ni Juliet ang kanyang pag-aaral at naging aktibo rin siya sa mga proyektong inilunsad ng kanilang barangay, kung saan darating ang isang importanteng pagkakataon na magpapabago sa kanyang buhay. Pagsasayaw, muling nakitaan ang potensyal si Juliet nang mapanood siya ni Konsehal Bernardo. Juliet, Juliet! Sandali lang! May gusto makipagkilala sa'yo. Gusto kong makilala ni Mayor Bernardo at ni Konsehala Tetoy. Halika, dali! Magandang gabi po. Good evening. Good evening. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Ako si Councilor Tetoy at ito naman si Mayor Bernardo. Meron lang kaming gustong malaman ni Mayor. Juliet, di ba? Ano po yun? Gusto mo bang sumali sa isang beauty contest? Beauty contest po? Sige po, payag po ako. Good. Malapit na kasi ang Sabutan Festival at naghahanap kami talaga ng mga gustong sumali sa beauty contest. Sige po, papayag po ako. Teka muna, Juliet. Papayag ka kaagad. Alam mo ba kung ano yung sabihin ng beauty contest? Hindi po. Matapos sumang-ayon ni Juliet sa mungkahi ni na Mayor Natividad Bernardo, ipinagpaalam nila ang dalaga sa mga magulang nito na agad din namang pumayag. Hindi nagtagal ay sinimula na ang mga paghahanda kay Juliet para sa nasabing beauty contest.
at dahil batid ng konsihal na maraming dapat ituro sa dalaga, kumuha siya ng choreographer para magsanay dito. Matinag si Juliet sa kanyang layunin na makilala ang mga dumagat sa kabila ng mga pangungutya at pagmamaliit ng ibang tao. At kung gaano siya kadeterminado at nagtitiwala sa sariling kakayahan, ay ganoon din ang suportang ibinigay sa kanya ni na konsihal at Mayor Bernardo. Samantala, matapos ang ilang linggong paghahanda, pagsasanay at pag-aanunsyo ng tungkol sa paligsahan, naging instant crowd favorite si Juliet. Ayan, konsehal. Yan ang design na napupusuan namin costume ni Juliet. Made of sabutan materials yan. Eh, nakita ko na itong mga to at na-approve ko na to. Eh, kahit naman anong isuot ni Juliet, babagay sa kanya, di ba? Tapos ang ganda-ganda pa ng mga dami-daming kulay. Ewan ko ba naman kung ba't pinag-aaksayahan pa yung agtang yun? Eh, ang dami naman pwedeng sumali dyan sa beauty contest na magaganda at mapuputi. Oo naman, oh Diyos ko, beauty pageant, isali bang isang agta, ay ang itim-itim paggabi, hindi nakita yan! Ano ba, Diyos ko? Tama ka dyan, hindi sila nag-iisip. Pag-aaksayahan pa ng pera at oras yung agta niyan. Ako ba dyan? Nagupang hatak na yan ka, magpagtatawa ng titi niyan, no? Sigurado namang walang ang panapanalo. Sinabi mo. Balog! Balog! Kung nilang pansinin yung mga yan. Kasi nila naiintindihan eh. Gusto ko lang naman mapakilala sa lipunan at mabigyan ng pag-asa ang mga agta. Yung mabigyan ba sila ng equal human rights? Gusto ko lang sanang mabura sa isipan na hindi lang sila ang tao, pati rin mga agta. Once again, ladies and gentlemen, our 10 lovely finalists vying for the title of Bucha ng Palaran 2005. Palakpakan po natin sila, mga kaibigan! Once again, ladies and gentlemen, our 10 lovely finalists in their evening gown, starting with candidate number 1, Maria Adoracion Consuelo Cruz. Candidate number 2, Teresa Palana. Candidate number 3, Joanna Aleta. Candidate number 4, Maria Nieva Savit. Candidate number 5, Margaret Enica. Candidate number 6, Rodora Peru. Candidate number 7, Illuminada Suño. Candidate number 8, Manalien Perez. Candidate number 9, Juliet Chavez. Thank you.
and gentlemen, we would like to present to you our first special award. Our first special award is Miss Friendship. And the award goes to candidate number 9, Julia Chavez. Candidate 9 is our Miss Friendship Award, Julia Chavez, Luciana Alana, Miss Talent 2005. Candidate number 9, Julia Chavez again, ladies and gentlemen. Our last candidate who will receive Best in Costume is candidate number 9, Julia Chavez. Is candidate number, of course, candidate number 9, Miss Julia Chavez. Naghihintay para sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, matutuwa ang itay mo. At lahat kami dito natutuwa sa pagkapanalo mo. Salamat po sa suporta niyo sa akin. Sa'yo, Nanay Araceli. Kasi kahit hindi mo kami tunay na anak, tinuring mo kaming hindi iba sa'yo. Sa'yo, Kuya Ronald, Judy, Michael, Marites, kayo ang inspirasyon ko. Tigit sa lahat sa'yo, Tay. Kahit sa hirap at ginhawa, hindi mo kami pinabayaan. Nawala si Inay. Nawala ang tirahan natin. Tumaan tayo sa taghirap. Pero nanatili kang haligi ng pamilyang ito. Tuwa po ako kasi alam ko pong nahihirapan na kayo sa pag-aalaga sa amin pero hindi niyo pa rin po kami pinabayaan. Papasalamat din po ako sa inyo dahil hindi niyo ako nililimitahan sa mga ginagawa ko.
mahal na mahal ko po kayo. Mga kapatid ko, mahal na mahal ko kayo. At hindi na magbabago yun, magpakailanman. Masaya ka ba dyan sa natamumunta gumpay? Talagang masaya. Hindi mo sukat akalain, ano? Ano sa tansya mo ang nakita sa'yo ng mga judge? Bakit ikaw ang kanilang pinanalo? Siguro po, sa lahat ng sumali po, ako ang kaiba-ibaan sa kanila. Bakit mo sinabing kakaiba ka? Kasi po ay kulot ako, itim ako. Kakaiba ko talaga sa kanila. Ano sa tingin mo yung nakita nila sa'yo bukod syempre sa iba ka? Iba talaga ang beauty mo sa kanila, no? Pero ano yung nakita nila sa'yo? Magaling ako yan. Tapos magaling ka sa? Sa sumayaw, ganyan po. Yung talent ko kasi po ay nung inihagis-hagis ako yan. Hindi naman dumaplace, hindi ka naman ano, hindi ka natakot. Hindi naman po. Pinractice ba ninyo yun? Opo. Gano'ng katagal? Isang linggo lang po. Talaga bang gusto mong manalo noon sa festival? Noon sumali po ako, hindi ko po inakalang manalo ko. Ano feeling ngayon ng mga magulang mo? Eh, siguro masayang-masaya po sila. Kundi palakpakan sila. Opo. Kung sinabi ikaw ang nanalo. Opo. Alin ang mas nanaisin mo ngayon? Yung buhay mo dito o yung buhay mo doon sa bundok? Sa inyo? Mas ang buhay ko po rito. Mas gusto mo wala na doon sa bundok? Bakit? Opo. Kasi po ano, marami na ako dito mo naging kaibigan, tapos proud na proud po ako dito. Ano ba ginagawa mo sa bundok dati? Maliban sa nag-aaral ka? Nagtatanim. Nagtatanim ka rin? Opo. Anong tinatanim ninyo sa bukid? Mga miss po. Ano ngayon ang ambisyon mo, Julia? Gusto pong maging teacher. Kasi po doon sa amin ilang nag-aaral na dumagat. Nung simula pong nag-aral ako, nagkaroon ng marami ng nag-aaral na dumagat po. Ano na mainabot mo sa pag-aaral mo? First year high school. Opo. Ka na sa Opo. Sa school. At gusto mo maging teacher? Opo. Pag college ka na. Tapos babalik ka sa inyo. Doon ka na lang magtuturo, mga dumagat ang tuturuan mo. Opo. Ang ganda-ganda naman ng ambisyon mo, no? Oo. Baka naman mag-asawa ka na agad. Hindi po. Ano mo napapansin kung kagaling mo mag-Tagalog? Salita ninyo doon, Tagalog? Hindi naman po pala nun po talaga. Oh, bumati ka nga sa mga televiewers natin, Juliet. Sa wika ninyo, sa Palanan. Mapiya, gibidi ko may atanan. Sika na kaya dakhadi. Nagpisan ti taga GMA hindi. Magpasalamat akdi ko mo, ito yung atanan na tulong mo eh. Wala ko naintindihan. ano ngayon na ibig sabihin nung sinabi mo? Mahaba yun ah. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay narito sa channel, sa GMA. At nagpapasalamat ako sa lahat ng tulong nyo. Kung hindi kayo, hindi ko narating ito. Bukod sa Palanan, marunong ka mag-Ilocano. Opo. Meron ka bang alam na kanta sa wikang Ilocano? Meron po. Meron! O sige nga, kantahan mo kami. Kasladyak maaklon, panakapuka mo, akay sungan na ayat ko. Diyak maaninam namak, Ama sulisog ka, bayat ka awan ko. No pakaragsakam, di panag sa gabal, awan mabalin ko. hindi ko rin naintindihan yun! Paano ba yun? Hindi ko na naman naintindihan. O, ano naman yung kinanta mo sa amin? Sabi hindi pala may Tagalog eh. Juliet, ano ang mensaheng mo? Mabibigay mong advice no, dun sa mga kabataang katutubo na katulad mo na parang hindi katulad mong kasing lakas ng loob. Lahat ng kapwa ko dumagat na sana po ay iwaksin nila ang pagkamayain at sana po ipakita nila kung gaano rin ang kanilang kakayahan na kagaya ko. Paano mo na-overcome yun, yung pagiging mahihiyain mo?
simula po na kuwan ko ang pagkamay nung sumali na ako sa contest po. Oo. Na kuwan ko na po ang pagkamayin ko. Eh, sumayo ko sa contest, pwede mo ba akong turuan ng sayaw ninyo? Kaya ko kaya? Kaya rin po. Kaya ko? Kaya rin po. Sige nga, tignan ko nga. Paano? Sige, turo mo sa akin. Mauna ka. Dito ko. Oh, paano? Na 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 na. Yan ba yung pinanalo mo? Hindi sa po. Ano? Hindi? Hindi ah, po. Hindi. Akala ko. Siya po namin makatutubo yun po. Uy, Juliet, maraming salamat ha. Thank you. Oh, ang ganda-ganda mo, totoo nga. Dapat ikaw ang nanalo talaga sapagkat napakaganda mo. At ang mga bulaklak na ito para sa'yo, tanda na po sa salamat namin. Salamat po. Thank you very much. Opo. Maraming salamat po sa taga GMA. At maraming salamat din po sa lahat ng tumulong sa akin sa Palanan. At nagpapasalamat din po ako sa aming mayor ng bayan namin na si Natividati Bernardo. At ang isang ex-sponsor ko po na si Tetoy Bernardo. At sa lahat din po ng aking mga kaibigan, lalong-lalo na po sa, kay Kuya Froylan, na siya po ang nagturo sa akin kung paano sumayaw, kung paano magrampa. Aha, paano magrampa? Opo. Nagpapasalamat po ako sa kanya, sa lahat din ng tulong niya. Okay, thank you. Buong pagmamalaking dinala ni Juliet ang pangalan ng kanyang angkan at ang kaakibat nitong tradisyon para mapanalunan ang koronang nagbigay ng karangalan hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi sa lahat ng mga katutubong tulad niya. At sa lahat ng ito, pinatunayan niyang hindi hadlang ang kanyang kakaibang anyo at kulay para makamit ang tagumpay. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Sana'y laging kapiling, yan ang aking dalangin. Magpakailanman, hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman. Julia, hindi makalimutan ang programang magpakailanman yung sinabi mo sa amin minsan na ikaw ang importante sa'yo ay yung makapag-aral at talagang gustong-gusto mong makatapos. Kaya, ngayong gabi, inayayahan namin yung sabi mo na si Mr. Resty Bundok, ang Public Affairs Head ng STI, at si Mr. Leo Adaptante, ang kanilang Area Manager ng Kawayan Isabela. At meron silang magandang hatid sa iyo. Mr. Bundo? Magandang gabi sa iyo, Juliet, at congratulations sa pagkapanalo mo dun sa competition. At natutuwa kami dahil nagsisikap ka na makatapos ng pag-aaral. Kaya naman sa tulong ng magpakailanman, natutuwa kami na ibigay sa iyo itong scholarship grant na ito na makakapag-aaral ka sa STI ng libre para naman matupad mo ang iyong mga pangarap at para sa iyong magandang kinabukasan. So tanggapin mo ito mula sa STI Kawayan. Maraming salamat po sa STI po na siya pong nagbigay sa akin po ng scholarship. Nagpapasalamat din po ako kay Tita Mel po na siyang naging daan po nito. Maraming salamat po sa GMA.